Hey, magandang araw sa ating lahat. Ako po'y muling nagbabalik mga kakaver, mga kaibigan ko. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo lahat sa pagtangkilik ng mga videos ko. At siya nga po pala, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe. Click the notification bell as well para ma-update kayo every upload ng mga videos ko. At kung sa tingin niyo nakatulong talaga sa inyo itong mga videos ko, kindly refer it to your friends, guys. At sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay yung mga itong cord na ginagamit ko. Ayan, para pakandahin yung tugtog natin. Okay? Kasi as a beginner, nagsimula din ako sa ordinaryong cord lang talaga yung mga gamit ko, guys. Ganyan, dito ganito na D, C na ganyan, F. Yan, nagsimula ako sa ganito talaga. At nag-research ako. At talagang meron pala tayong magagawa na mas improve pa kaysa sa first nating nalaman. Okay? Ang ituturo ko po ngayon ay itong mga major 7 na chords. Okay? Kung ano ba talaga yung kaibahan dun sa tip sa tonic na chord. Yung first, third, at saka fifth. Yan, na chord. Okay. Ngayon, papakita ko sa inyo yung kaibahan at alam ko po, guys, na magagamit niyo po ito sa mga gigs niyo sa church, lalo na sa church kasi karamihan talaga sa church ay self-taught lang talaga. Okay. Kaya, kung kayo, pag-aralan nyo ito at garantisado po ito, swak na swak. Eh, gaganda yung tugtugan nyo. Okay, gagawin natin example ngayon ay itong, ayan, ganito po pala. Ano nga ba yung mga major 7 na chords? Okay, gagawin din natin yung counting. Okay, example na lang natin dito sa C, mga kaibigan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Ito yung major 7 kasi yung half step flat, ito yung dominant 7. Okay? Pag sinabing C major 7, C, yan. Itong tonic na ito. First, third, fifth, at itong 7th na ito. Ito po yung major 7. Okay. Para siyang, kung titingnan niyo siya, yan, para siyang C. Kung tatanggalin natin itong C, para siyang E. Yan, para siyang C, E over C. Okay, ganyan. Okay? Sana makuha niyo yung yung pattern. Yan. Okay. Ang kadalasang magagamit dito sa family key ay itong first, fourth, fifth, sixth, third at saka second at saka third. Okay. Itong may tatlong major na ito, pwede nating lagyan ng major 7 lahat. Ayan, C major 7. Ang isang major pa dito sa key of C ay yung F. Okay, hanapin natin yung major 7 ng F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, ito. Ayan, F major 7. At itong G ay hindi natin gagawing major 7 kasi hindi niya kasi yung major 7 ng G ay ito, F sharp, hindi siya tatama dun sa scale ng C, kaya magiging siya out of tune siya. Kaya gagawin natin sa G ay dominant 7. Yan. Okay, dun sa pattern na tinuro ko kanina, guys, C na bass, E na right hand. Okay? Tingnan nyo yung yung diferensya niya. Yan. Isang isang tekla lang yung pagitan. Yan. Ma-apply din natin ito sa F. Pag F, isa, yan. I-skip natin ito.
dito mag minor tayo sa right hand. Yan. F major 7 yan. Okay. A minor yet yung right hand. Sa G naman, bass. Yan, skip natin ito. Yan, ito B diminished. Yan, para siyang B diminished over G. Pero G major 7 yan. No. G dominant 7. Okay, hindi pala major dominant 7. Yan. Okay, ganyan siya. Alam nyo bang kahit sa mga minor na chord ay pwede natin gawin ito? Okay, yung mga minor na chord sa key of C ay A minor, D minor, at E minor. Okay. Example natin sa A minor. Una. Okay? I-skip natin ito at C yung kukunin na chord natin. At A minor yung A yung bass natin. Ayan. Diba? Ang ganda niya. Maganda siya pakinggan kaysa ordinaryong A minor. Okay. Ganun pa rin itong D. Skip natin itong isa. Ang F yung kukunin natin. F major. Yan. Yan. At itong E, skip natin itong F at G major yung kukunin natin. Okay, ganito lang po yung first na ginawa ko pang pa-spicy dun sa ano, sa mga ordinaryong chord na ginawa ko. Okay, ito pong kaibahan yan. Yung kanta na I Think I'm In Love. I'm in love. Okay, ito yung ordinaryong chord. I'm in love. I think I'm in love with you. Okay? Every single day, every single night, every moment of my life, I want to spend it alone. Okay. Yun po yung tunog ng mga ordinaryong chord, mga okay, ang gagawin naman natin ngayon yung chord na ginawa ko. Yan, ganyan yung mga major 7 na chord. Okay. I think I'm in love. I think I'm in love. Yeah. Ito naman, ito yung technique mga kaibigan pag F major 7 yan, i-stay na hindi natin igagalawin itong F. Yan. Mag-G lang tayo dito sa right hand. I'm in love. I think I'm in love with you. Yan. Ganyan. Yan. Dito sa D minor din. Yan. F yung right hand. Every single day. Every single night. Oh. Pwede pa rin kayong mag-extend dyan. Kung gusto nyo. Na 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 na. I want to spend love with you. I think I'm in love. I think I'm in love. Okay, ganun lang po siya. Ito lang po yung ituturo ko ngayon sa araw na to. At dun nga po pala sa mga nagpi-play sa church, talagang napaka-useful nito. Ay, example natin yung Pure Heart. Okay, sa mga church musician dito na nanonood. Pure heart, yan. Ordinaryo. That's what I long for. Yan. A heart that follows heart after thee. Okay, pag ginawa natin yung mga major 7 na yon. Pure heart. That's what I long for. Okay, lalagyan lang natin ng spices. A heart that follows her after thee. Pure heart. That's what I want. Yan. In-extend ko lang ng ganyan. A heart that follows her after thee. Okay. Sana po'y naintindihan yung tinuro ko at dagdag kaalaman na rin po sa mga hindi pa po alam yung technique na yun. Okay. Thank you so much. God bless at magandang araw sa inyong lahat.